Hello mga mamis, today ang gagawin ko ay customized minimalist cake. Ang kanyang theme ay Love Yourself na album ni BTS. Basta ganun, yung kulay niya isusunod ko doon sa LYD na kanilang album. Kaya parang shade of, basta kulay blue, peach, at saka pink. Parang nasa ganun yung shade niya. So una yan muna. Nag-mix muna ako ng kulay kasi natatagalan ako palagi dyan. Para at least mamaya pag nagpatuloy ako mag-frosting, dire-diretso na siya. So, yan lang. Kulay yellow, pink, and then blue and green siya. Tapos, nilagyan ko lang ng konting black yung kulay blue dyan kasi medyo mute yung kanyang kulay na pagka-blue eh. Basta hindi siya ganun katingkad eh. Tapos, ayan nga pala yung gamit ko ay liquid gel, parang ganun siya ni Decorate. Tapos ayan, so konting mix lang. Konti din lang yung ginawa kong kulay kasi ano lang siya, parang gradient lang, pang ibabaw lang talaga. So, sobrang nipis lang yung kulay na ilalagay ko, hindi siya kailangan na makapal. And then, itong pink niya, very light pink din lang siya. Tapos, slightly nag-add din lang ako dyan ng black para hindi siya ganun katingkad yung kulay. Tapos, ito namang yellow na yun. Inunti-unti ko lang yung pag-mix niya para ma-meet ko yung orma. Gaya ko yung kulay ni LY, ni BTS na parang peach. Tapos, basta ganun. Tapos, ayan na nga, naglagay na ako ng frosting. Babalutan ko muna siya. And then, nilagyan ko din yan siya ng pangmalakasang double cake support dahil sa ibang malayong iba, yun na naman ang delivery ng cake na yan. Tapos, ayan na, medyo makapal na yung nilagay ko dahil yung pang final coat niya na may kulay ay manipis na lang yung ilalagay ko. Tapos, hindi ko yan siya totally pinakinis pa dahil ang edge niyan ay hindi siya sharp edge, may texture. Tapos, sa itaas nga pala yung kulay blue na kulay niyan. And then, yung part na yan na nagbe-blend ng pink at saka green, slightly magiging purple kasi yan siya. Kaya hindi na ako nag-mix ng purple. Basta manipis lang naman yung part na may purple doon eh. Tapos, ayan na nga, mas malaking yellow yung part. Based doon kasi sa sample, mas malaki yung part na may yellow. Pero kapag sa album talaga ni BTS, ni LY, mas malaki yung part doon na may pink. Ayan, kaya lang masunod din tayo. Kaya kung ano yung sample na binigay ni client, yun yung susundin ko. Tapos, so ayan na nga, inayos ko lang pag-blend. And then sa gilid niyan, slightly shade din lang, gradient lang siya kung ano man yung color nila. Wala namang pattern na sinusundan dyan. Actually, ganyan talaga. Kasi sa customized cake, hindi mo siya 100% na makokopya. Kaya lagi ako may disclaimer na hindi siya 100% na makakopy ko yung kung ano yung pinaka-sample. Basta ganun. Isusunod ko lang doon sa cake sample na binibigay nila. Tapos, ayan na nga pala. Una ko nilagay, ano lang siya, logo lang ni BTS sa gitna, maliit lang siya. Tapos, yung parang heart na thread, yung nasa gilid niya, nilagyan ko na siya ng outline or ng guide. Ayan, mabilis lang talaga siyang gawin, kaya budget friendly itong charge ko dito kay client. Pero kapag yung mga medyo toxic or mas mahabang, yung na kasi pinagawa niyan or yung pinapa-coat niya, yung may drawing talaga ng mga BT21, pag ganun kasi, mas matagal yung consumo ng time, kaya mas mataas yung charge ng quotation ko doon. Out of budget, kaya ito muna sila sa customized minimalist lang. Tapos ayan, so nilalagyan ko na lang siya ng outline na white sa gilid para medyo mas ma-highlight yung logo ni BTS. And then, eto na nga yung parang heart na thread ni LY ni BTS. And then, yung word lang na BTS, yun lang. Tapos yung dedication niyan doon sa board lang ilalagay. So, very simple. Maliit lang yung BTS kaya mas mahirap din siya isulat. Tapos, ayan, dinoble ko siya ng shading para mas ma- highlight, tapos magkaroon siya ng shadow effect. O ito, so nag-start pa lang ako sa dedication, sublime na kagad ako. Nahirapan kasi talaga ako mag-align dyan yung sakto sana doon sana sa gitna mismo kapag tinignan mo. So ito, nilagay ko na nga, happy birthday, kaya lang, ayan, sa bandang dulo, i-erase ko na naman yan kasi sublime na naman siya, tabingi yung pagkakalagay ko. Diba, nag-aaksaya talaga ako ng icing pagdating sa dedication. Buti na lang dyan ko siya nilagay sa board, at least pwede ko siyang i-erase. Pero kapag doon yan siya sa ibabaw ng cake, nako, for sure, pahihapan yan. Hindi ko na yan siya i-erase kahit na may pagkatabingi. So, try ko na lang siya i-remedy. Unless yung sobrang tabingi talaga, then no choice ako kundi ulitin siya.
Tapos, di, ayan, ilagay ko na nga, happy birthday, Aryan. Tapos, na-realize ko, bad trip, double R nga pala yung spelling niya, hindi ko na naman tinignan, no? So, iyan na, buti na lang kami doon sa dulong part na lang, kaya iyan na lang yung inulit ko. And, yehey, finally, natapos ko na din siya, so, naglalagay na lang ako ng Jazays, o Dragis na lang, para hindi ako mahirapan sa totoong pronunciation niya. Tapos, ayan na nga, combination lang siya ng kulay light blue, yellow gold, and then yung kulay white. Hindi ko siya pinuno kasi para hindi siya ganun ka-OA. And then, minimalist lang kasi siya kaya dapat limited din lang ang kanyang Dragis char. Tapos, ito na ngayon kanyang pinaka-outcome. Ang tagal naman. O, sige, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe or updated kayo pag may bago akong upload. Salamat sa inyong panonood. Ciao!